sino ang magbabalik sa Mobile Legends Professional League Season 6. Eto na. Eto na yun, maaibigan. Maaibigan, this is game number 3 of the Mobile Legends BANGBANG Professional League Philippines Season 6, Day 1 of our main qualifier. Again, we still have our Day 2 set it on for tomorrow. But this is it. After this, like Manji has mentioned, ang team naman nanalo sa itong larong mismong to ay magiging professional team. There you go. May onting ano dito ha, may onting invade mula kay Rhea, pero sino makakuha ng molten naka iba DJ using Cyclone and Eye out. Napakaganda. Oh, makakana god. Suntukan gagad tol. Ano din si Rhea, level 1 nga lang, level 2 si Imba DJ dito. Lumapit si Yasuo, pinwer sa paliparin si Imba DJ, mabaut na yata lahat. Na nakikita, Scalera is there ng flicker ngayon mga member ng Arkangel. But on that trade, ang nadira ay sagol lamang yung Arkangel, pero on buff na denyan pa rin yung Arkangel. Oh, lamang yung Arkangel sa gold kasi na mas nauna sila magwave. Tapos mas nauna sila maglito wanderer, but this time nung nakuha ni Little Wanderer medyo tumabla na ng onte. And ayun, nakuha na rin nila yung kanilang purple buff. So, yeah. Question bu, nawasan lang sila ng onting ano dito, but it doesn't mean na tapos na yung laban. I mean, orange buff. Ang magkakatalo pa rin sa tingin ko is yung pick off game. There you go. Arrow! Sa mukha. Inspiration kasi nung arrow talaga eh. At malapit kumakap doon sa Jawhead. So there is the first blood secured by Arkangel. Wait, but still ah, hindi tumatapan yung arrow. Ang hirap nung initiate dito ng Arkangel. Oo nga, wala. Ang dalawa lang yung initiation. Actually, hindi, man. May ano sila, may Cupra. Cupra pala, pero... Kasi hindi nila mahuli kaagad yung club na talye. Mahirap ulihin. Para sa akin nga, Cupra lang yung ano eh. Hindi ka pwedeng umasa sa arrow lang basta-basta ng Selena eh. Oo nga eh. Kailangan Cupra talaga. Kailangan din si Escalera umarangkada. Dragon pala ang gamit ni Escalera ngayon. Pero men, ang camera naman sa Cignal Ultra nakabantay kay Hades. Claude, killing spree. Men, ibig sabihin late game to. Oo. Escalera kung ano-ano na lang nilalaro. Kung ano-ano eh. Hindi mo talaga alam eh. And I think napakaganda yon para sa isang team kasi alam mo yon, meron ka kaagad isang role na kaya mag-adjust sa lahat. Napakalupit. Oo, pero ito, tignan natin, crits coming in. Tusjin with 300, tignan natin. Ay, ito na nga, kabila. Dragon na. Ay, flicker. Bilis. Wala pang ano, unstoppable force that time, that's why hindi siya tinamaan dito. Here comes the arrow, tumama sa bush, pero Tusjin will just back off both of the teams. Again, weighing the grounds. Ladies and gentlemen, one kill para sa Arc. Pero again, hindi matutapos. Hindi ganun kalayo dahil si Hades nakapag-farm. Buo na yung Raptors machete ni Hades. Plus, meron siyang retribution dito. Question Bu. So, easy access siya sa kanyang mga objectives. Nilabas na naman ang dragon. Okay? Alam mo, Tol, grabe mga pressure tong larong to sa totoo lang. Ngayon ko lang na-imagine gano'ng kahirap to sa mga players natin. Oo. Ali sabihin, Rapture nakapag-BMI out pa rin, overchase na yata ito, Aeson committing and flicker in si Kai, kaya dito pa rin hindi siya makagarote palapit. Dumating yung Tamos, custom lead on Selena, he was able to walk away, tumulong na rin si Aeson dito, grabe yung mga nag-miss na spells natin. And that would be it, look at Natalia to snipe out the backline, ahabulin ni Escalera. Oh! Ay, di umabot! Tusjin! Nakachingas to lang Cignal Ultra ngayon sa formation ng Arkangel. Yan ang dahilan kaya rin siya naka-execute from the backline. Meanwhile, sa kabilang banda, Bensanity naman, hindi pa pala tapos. Sabi niya dito, pwede pa kami pumitas. And mukhang may pambawi dito si paring Aeson, pero mukhang okay, go! Pinabalik pa! Ay, wala ng ticket. Dundale, things are going south quick para sa mga taga-Arkangel Esports dito. Ito yung pressure, Tol. Pressure cooker, man. Pero nakakatakas talaga yung Cignal Ultra. They're capitalizing the momentum that they have, no? Oo. Tsaka ano sila, wala silang panghuli ng Natalia pala. Question Bu. Well, meron silang traps. Yes, pero I think alam ni Tusjin kung saan pinipwesto eh. Na-denied din yung buff, yung purple buff dito. Ngayon, ang Cignal against Arkangel Esports. That's a second wave of buff. Pinapahirapan si Escalera ngayon. He was able to get his coin. Fight okay. Ulit sa may gitna. Sa may gitna. Ayun na nga. Lumaban na yung Thorndrows. Nakapatay dito. Patay yung Claude. Napitas. Pitachi Wap mga kaibigan. Sabay ano. Calling Star Moon. Si Iba DJ target dito. Tumatak. Naglalakad actually. Si Iba DJ. Feather Strike. Pero mayroong Thorndrows. Parang kapag-dodge yun. Pero patay pa din. Dito. Ang Lancelot. Esquirela. Ang Dragon. Galit na. Galit na yung driver. Ang, oh, yung madinag mabayad. Makiramdam naman. Karmaan. Awal mag 1, 2, 3. Ano ko? Ano ko? Execute to. Ano? Ano? Full
yung araw, mga kaibigan, and that's it. 1-for-1 pa rin yung palit, and it's a shutdown yata. No, it will be a kill pa rin on the Tams. Oo, pero ano ha, crucial yung kill na yon. That is Yasuo, side lane. Para dito, actually, oh, yun nga, Rhea din pala, Tams. Pero again, it's still an even ball game. Parang Shinbu, 40 seconds left para sa next Lord natin. Okay, men, what if pumunta to sa late game? Sino tingin mo lamang? Ay, feeling, ano? Feeling ko Claude. Cignal Ultra. Oo nga eh. Claude Bong, Clinks, yan ang ano talaga. Claude Delicious eh. Kailangan tapang ng Arkangel ngayon eh. Kailangan nilang ilaban yung bawat laban na pwede talaga nila makuha. Get the lead, flicker in. Ganun ka-aggressive ngayon si Keke ngayon. Oh. Blazing duet na Hades Kite. Bakna lang ginagawa niya. Inaantay niya may sasagot. Arrow for self. There's gonna be Yasuo. And of course, ejector ng Mensality. Full comment si Lina. Mabana ka takas pamula. Smart missiles. Hindi siya retreat. Yun ang gaya ng Arkangel. Mabout na ang problema. Nasaan yung Natalia? Alam yung si Lina. Juzin goes for the chase. Sinagot siya ng Torgros ka agad. Mabout yung Natalia dito. Ejector para kay Yasuo. Tapos flicker it's Eason. Re-engage ulit. Malayo pa ang Dragon, mga kaibigan. Nasa kabilang episode. Patong execution. Ang Dragon, Escalera sa may pinakalikod. He wants to go for the finisher. Boost for the swing. Pero yun the yun. The Dragon Warrior. Mag-isa lang siya dito. Actually, lima kalaban niya. Nako. Okay. Nako, kinakagat na ng turtle dito. Mukhang libreng turtle lang makukuha dito ng side ng Cignal Ultra. Tapos magbabak na yung dalawang kupunan. 9-4, Cignal Ultra nakuha ng mga libreng patay. In-out lang. Sabi dito ng Claude and sabi dito ni Paring Tusjin. Men, I think sobrang gandang victory nun para Cignal Ultra. With that 2k na yung gold lead nila, and the pwersang mag-back si Escalera dito sa kanyang lane. And you may think that this is not getting so much on those fights. No, may limang assist siya guys. And assist can count as heavy as kills. Oo. No? So, snowball pa rin yung Claude natin. Buti nga hindi naka-bounty hunter eh. Killing spree pa eh, no? Kasi kung gusto niya, alam nila eh. Oh. Pero alam kasi nilang late game eh. Alam nila na magle-late game. Mas pabura mga... Oo. Between the three spells, yung Killing Spree yung pinakapang late game talaga compared to Bounty Hunter. Ito na, lumipat na rin ang game. Si Paring Escalera, lumipad! Pero hindi pwede! Ben Sanity will get him. And that is the first kill para kay Hades. Mukhang eto na ata, Kuya Shinbu, ang momentum na inintay ng Cignal Ultra. Arkangel playing the defense. Oo, and scaled na rin yung Claude dito, mga kaibigan. This is gonna be it. The tempo here is actually favoring heavily para sa side ng Cignal Ultra dito. Miracle play. Wala nang iba. Wala nang no choice. Parang bawi dito ang Arkangel Esports. But look at that. Even that Natalia 301 on the KDA is also getting kills for himself. The punishment of the mistakes committed by Arkangel in the early game. Getting in cash dito ng mga membro ngayon ng Cignal Ultra. There you go. Mukhang ipapanish mga sa baba. Dragon Tail connecting. Pasiria, Contrad Inferno. Hindi nag-proke yung ulting lifesteal mula doon sa site. So, nakapatay ng isang Arkangel. Hindi pa tapos. Question buko. Pero, man, si Hades, kakasabi mo lang, nagkaka-item, lumalakas, and yung kite potential niya dito is way too good. Way too good. Question buko. Sinong uli sa kanya dito? Yung ano lang? Yung Lancelot lang. And mahirap siyang uli ng Cupra Tyrant's Revenge. Ewan ko kung nakuha yung reset o hindi. Pero, right now, ramdam mo eh, no? Ramdam mo eh. Sa Arkangel talaga. May pektus eh. Ganun kasing boy. Si late na nakarating dito sa may mismong laban din. Sila, Escalera. They need to reset heavily now. Oo. Bago pa ba sa Lord Timer. Magkakaroon ng konting stall yung game on the inhibitor turret push. Pero Claude kasi to. Pag yung Claude tol, eto ah. Asya muna tapos ang game kapag yung Claude nagkakaroon ng freedom na mag-blazing duet. Paba, inside the base. Tsaka mabilis mag-push ang isang Claude. Ang hirap ulihin kapag nagkaroon dito ng team fight na natalo yung dalawa o tatlo na matay sa Arkangel, instant push yan sa Claude, Kuya Shinbu. And nahirapan din sila sa Natalia ni Tusjin. Oh no, Team Cignal Ultra, ladies and gentlemen, onting buga pa para dito sa kanyang team. Unti-unti nang naat ang pangarap na gusto nila makamit. Serving the gold lead here, the one that has a decent amount of gold would be actually yung 3 cores pa rin naman dito ng Arkangel Esports, no? If they stall this one out, maybe they can answer for, pero clearly yung Selena nila super behind along with Eason as well, ang layo mula doon sa Atlas performance, no? Ang layo talaga, pare. Ang ganda ng decision making ng Cignal Ultra dito na baguhin yung tides ng game, banning the Atlas and banning the Popol in Kupa. Ngayon, nakakapasok sila ng libre, naka-out din sila ng libre, nabubuhay sila. The Natalia now has damage, Kuya Shin. Malapit na mabuo yung Berserker's Fury. Habang wala pa masyadong defensive items, actually meron onte ang Arkangel. Meron silang Oracle, meron silang Kiras.
Pero sa tingin ko, yung damage ng cloth at yung crit, enough yun eh. Enough yun para ma-burn. Yung Lord. Pag yung Lord lumabas, pa, hindi pa yata pwede ipamigay ng Arkangel Esports. I think kailangan ni Contest. Kailangan ni Contest yung Lord pa rin. By some miracle. Ang problema, I don't think they're equipped to contest the Lord. Yun din yung iniisip ko. Pero kasi kapag yung Lord nakuha, buwelo na yung cloth. May haharap na para sa cloth. Oo, there you go. 4 seconds, Kuya Shinbu ha. Lord. Ang next target dito, nagkakaroon ng ping. Alam ata na nandito sa bush, Tyrant's Revenge. Oh! In-injector, pabalik! Instant pitas, pero pumasok na rin ang ano dito, ang Dragon Cushion. Blazing Duet yata, hindi pa rin nakukuha, mga kaibigan. Saksha will be saying his goodbye. At again, online pa rin yung clone na kakuha ng patay. Doon sa Selena, double kill already unlocked. Here goes for the chase. Ganun si Redea, may minyong nip doon sa may pinakamaba. I-clear yun kaagad na eskalera. And again, go for the push here on the mid. Or maybe they could rotate as well for the Lord. Yun ang mahirap ano, sa isi siya kasing kunat ng isang Atlas kapag pumasok at napamali. Tignan natin kung malilibre nga yung Lord dito o tuloy na bang ibupush ng Cignal Ultra. Nice ejector mula kay Ben Sanity, Arkangel. Nako, on the verge of defeat. Look at the Gillette instant replay, Kuya Shinbu. Napaka-swanity nung ejector ni Ben Sanity. Yeah, and I also got the Blazing Duet here unlocked doon sa my side. I'm actually observing kung meron ba silang pang-lockdown sana sa cloud. Mukhang wala nga talaga na ganun ka-obvious na lockdown onto the cloud. Now exactly. Has the Queen Swings ang hirap patay nito. Actually, yeah, pwede na magmatapang tong cloud na to, tol. Oo. Ano pwede eh? Pwede na daw mag-dive. Ang pangulit lang nila, kailangan tumama yung pana. O yung yun nga, yung Tyrant's Rage. Then again, pag mabilis yung cloud, hindi ikaya iwasan yung pana eh. Oo eh. Na, ano, yakapin lang ng taps tsaka ng ano. Oh. This is steadily now. In favor of Cignal Ultra, mga kaibigan, they're eyeing it. Nakikita na nila ang MPL. Ito, nakikita na nila ang buta sa pader. Mga Bobby Tricks. The light at the end of the tunnel. Natutong ngayon natin na maaan dito. Inba DJ will pop the feather airstrike for the zone. Ayun na yung tunnel set. Pero may arong blazing. Go ahead! Para kay Hades! Tigan, Escalera went for anyone to go for Inba DJ. There was also the road na sinasagot ni Saksa dito. Escalera doing what he can para makadipinsa. Pero hindi na yung maalaga. That's gonna get Thorn Rose once again to Saksa. Went for that bottom execution to make that escape. Inhibitor turret in the main is still check here. Isang minion wave na lang mga meron dun sa may top lane side. But that should be enough para tapos. Ultra. Ito na bing, Saksha is gone. Yasuo is the only left around dyan. And there's a shot down. That's it. Hades wants it. And moving into the MPL PH Season 6, I am Cignal Ultra. Welcome back to the Comeback Kings, GGWP. What a series, ladies and gentlemen. Grabe.